upang ipahayag ang mga pagpupuri sa kanya. Napakahalaga po ang mga bagay na ginamit natin sa Diyos, napakahalaga ang kasunod. Itong mga sarili mismo natin ay gamitin natin sa Diyos. Ulitin ko, huwag kayong mahihiya. Ito, tinuturoan ho namin yung mga anak ho namin. Kayo pa, darling. Tinuturoan namin kayo, huwag kayong pumunta sa church, ha? Kapag naka-short, naka-pantalon. Bakit? Anak ka ng Diyos, hindi ka anak ng nino-nino. Okay, kaya kita niya, di ba, ganda? Pamangkin ko to, eh. Kasi lahi namin magaganda talaga. Ako po sa pamangkin. Okay, pantatlo. Okay na, unang paraan para nga ay ang mga bagay na mayroon tayo, gamitin natin sa Diyos. Pangalawa, ang mga sarili natin. Itong pangatlo, ito yung hindi namin ipinangangaral. Pagbagamat naririnig nyo, sa iba nyo maririnig. Pero sa amin, hindi basta-basta namin ipapangaral. Dahil alam nyo man lang kami, mga pastor na mahihain. Hindi kami nagsasabi sa inyo. At paparinig na lang kami. Kasana na intindihan nyo. Dapat paparinig na paparinig kami. Naintindihan nyo na lang. Ganito ko ang papatayin ko. Lahat ng bagay hindi po kayang gawin. Pati kayo, lahat tayo hindi kayang gawin. Kaya sabi ko po rito, di natin kayang gawin sa sarili natin. Sarili lang natin. Kaya gumagamit po ang Diyos ng mga tao, mga lingkod niya. Ito po yung inyong mga leaders, teachers, church leaders, pastors, bishop, kung ano man ang meron kayo sa church na mas nauna. Kaya gumagamit siya pa ang Diyos ng mga tao, lingkod niya upang tayo ay lumago at tumibay sa ating pananampalataya. Babasahin ko po itong versikulong ito na hindi naman nininiglect, pero hindi namin basta-basta ipinangaral. Magandang marinig ko na lang sa iba kaysa sa amin mismo. Pero basahin ko. Kasi sabi sa 2 Timothy chapter 4, huwag mong kaligtaan kasahin ang kasulatan sa harapan ng mga banda. Basahin mo ito ng may pag-iingat at pagtuturo nang sa ngayon matuto, marinig, at sila mismo ay maliligtas sa mga bagay sa pamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ay isang bagay na mahalaga. Sabi nga po natin, Church, amen. Amen. Okay, lahat po tayo kasali rito. Ah. Hindi po, bata pa ako, hindi po ako kasali rito. Eh. Pakinggan nyo. 1 Timothy chapter 5, verse 17. Ang mga elders, all elders, sa Tagalog version, ang mga matatanda sa iglesia. Tanda nun natin, pag matatanda ka na, 99 ka na, hindi ito yung tinutukoy ng Biblia. Dahil ano gagawin mo kung 99 ka na? Pakibasa po, hindi ko makikita. Ang tinutukoy ng Biblia, 99 pa baba, yung people kayo rin sa atin. All elders, lahat ng matatanda. Kasama po dito yung pastors, leaders, group leaders, mga leaders ninyo sa local church. Ang mga matatanda o elders, mga pastors, guro, na maayos magpalakad sa mga gawain ng iglesia ay karapat-dapat sa dobleng karangalan. Sabi nga po natin, dobleng karangalan. Okay, kung kanina pinararangalan natin ang Diyos, sinasabi rito bilang mga lingkod ng Diyos, leaders, yung mga nagtuturo, double ang ibibigay. Dobleng karangalan, lalo na ang mga nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Minsan, tutulo ko yung sinasabi ko, mahirap po siyang ipangaral sa inyo bilang member namin. Mas okay, maririnig nyo lang sa iba. Pero minsan, naniniklik po natin bilang members of the church. Alam ko ba ninyo, ang mga leaders ninyo ay siyempre marami po silang function sa local church. At ang malaki dyan ay mag-pray, mag-preach, mag-aral,
at sa lahat